Mag-pray po muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father of all, thank you for this wonderful and beautiful day. Thank you for your guidance and protection to our business. Thank you for all the blessings that you gave to us. Guide them, Lord, in every day they do, and give them strength to overcome their challenges and problems in life. Please make their lives long, healthy, and happy. Wake up them in a wonderful day and have a peaceful to each other. Inspire them by your Holy Spirit. Guide them with your internal light. We ask all this in the name of Jesus. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun, so thank you po Ma'am Chris, ha, yan. Batang-bata pa lang pero talagang makikita mo na yung pagkapursigido ng bata. Eh. Ganyan po talaga kasi kaganda yung business po natin. Bata pa lang, natitrain na yan. Bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. By the way, ako nga po pala si Delphine Almonica po, isa po akong seaman. Pero ngayon po, andito na po ako sa Pilipinas ngayon at nagpo-focus na po rito sa business natin. And napakaganda kasi kahit nandito ako, tuloy pa rin yung pasok ng income natin. Ganyan po kaganda yung business po natin. At yan, kung paano po ako naging na-invite dito, is syempre, inimbitahan din po ako nung pinsan ko, yung grand mentor po namin, mentor po namin dito sa Team Gold, si Sir Ramon Velo, yan. Saludong-saludo po ako dyan. Sobrang napakasibag po niyan kahit nagda-drive. Pwede mo siyang tawagan para ipakausap yung mga kliyente mo. Yan, ang lupit niyan. Si Sir Velo po. And then, shout out po muna tayo sa lahat na nandito po sa Zoom po natin, 14,000 participants, no? Shout out nga po pala kay Sir Andrew. Sir, good evening po. Stay put ka lang po dyan and makinig lang po tayo, no? And Sir, kay Sir Nestor po na laging andito, laging nakasubabay po sa ating Zoom. Good evening po, Sir. At kay Ma'am Krisa na nag-pray po kanina, napakagaling. And sa ating magiging house speaker ngayong gabi, si Ma'am Dolores Ramos po. Good evening po, Ma'am. Ayan, and then kay Ma'am Mary Ann Velo, ang leader po ng Sapphire, at yung aking mga teammates sa Team Hotshot, si Ma'am Maribel, si Bugan, at yan si Ma'am Mary Jane Bornhart. Yan po, good evening po, Ma'am. At kay sa mentor po natin, kay Mentor Ramon po Velo, yan. Good evening po, Sir. And sa ating Team Ala, team leader ng Ala, kay Ma'am Nerma Valeriano, yan, napakaganda naman ni Ma'am Nerma. Good evening, Ma'am. And yan kay Sir Eric Baron po, Sir. Good evening po. Ayun. And so, yung rules and ethic po natin, pa-share naman po. Nakamute po ba ako kanina? Ayun, dumadami yung participant natin. 15,000 na tayo. Yan, ito po yung Zoom rules and ethics po natin. Kailangan sa Zoom, mayroon po tayong sinusunod na rules and ethics. Ito po, kailangan po natin mag-rename kasi po mamaya pagkatapos po ng Zoom natin is meron po tayong tinatawag na breakout rooms. So, kailangan mong mag-rename, ilagay yung team mo at saka yung pangalan mo. And then sa mga guests po natin, wala naman pong problema. Make sure na convenient ang place mo at hindi mo at hindi maingay at palipat-lipat ng pwesto. Kailangan po nasa isang lugar lang po tayo na maganda po siya para maganda po yung pagkakadinig po natin ng pag-deliver ng house speaker natin ng nagsasalita po. Bawal nakaiga, walang damit o nakasando at natutulog
natutulog. Siyempre, kailangan naman, pag nasa Zoom tayo, kailangan pay attention po tayo as bilang respect din po sa speaker po natin. Siguraduhin, nakamute ang audio para maiwasan ang distraction sa speaker. Opo. Kung magdalawa po kayo sa kwarto po or sa isang lugar po, magkatabi po kayo, pwedeng magmute na lang po isa para maiwasan po natin yung distraction. You know? Make sure na connected ang audio nyo para marinig nyo po yung nagsasalita, yung speaker po natin. Bawalang naka-off-cam as respect din po sa speaker natin. Tapusin ang Zoom meetings natin and trainings or gatherings kasi napaka-importante po yan na matapos natin ang Zoom meetings natin or mga gatherings natin kasi na dyan tayo natututo, dyan po tayo nale-leverage. Kung dalawa kayo sa bahay, naka-connect, so keep distancing or mas maganda naka-disconnect sa isa ng isa to avoid echo. Opo, yun po yung sinasabi ko kanina, kailangan pag dalawa kayo sa kwarto is kailangan nakamute na lang yung isa kasi pagka magkatabi talaga kayo is makuan po talaga siya, mag-e-echo po siya. So pwede nakaka-distract din po yan. Keep bridging po sa chat yan. Lagi po tayo nakantabay sa chat para mag-chat po tayo. And bring notes and pen din po, yan po ang pinaka-importante kasi yung speaker po natin ngayong gabi is sobrang lupit niyan sa resulta pa nga lang. Talagang resultado na po siya. Ayan po yung rules and ethics po natin. So ayan, then ipapakilala ko na po yung ating house speaker ngayong gabi. Isa po siyang former SM employee, car achiever na rin po siya at best director, lagi po nagbe-best director and most improved leader po siya. Napakalupit po at napakaganda kahit may edad na po si na may edad na po is sobrang ganda pa rin, halatado pa rin yung kagandahan niya. Ayan po. Magandang gabi po. Ayan po si Ma'am Dolores Ramos. Good evening po, ma'am. Hello, good evening po. Malinaw po ba? Narinig po ako. Good evening. Good morning and good afternoon po sa ating lahat. Good morning at good afternoon sa mga nasa ibang bansa po. Dinig po ba ako? Good morning at good afternoon dyan sa pinaroroonan po ninyo. Kung anong oras man po ngayon sa pinaroroonan po ninyo. Hello po. Share screen lang po ako. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, magpapakilala lang po ako. Okay po.
Hello. Bakit ganun po? Former SM employee. And ito po. So tagal ko po sa SM na isang empleyado, 35 years po ako in service. Sa haba ng panahon sa aking pagiging isang empleyado sa SM Group of Companies, halos lahat ng uniform ng rank and file ay halos lahat ng isuot ko na. Pero ilan lang po ang ipakikita ko po sa inyo. Hindi po ako against sa pagiging isang empleyado kasi dito ko po napapagtapos ang aking dalawang anak sa pagiging isang empleyado. At the same time po, sa totoo lang po, pagka ikaw naman namasukan, halapin mo po ang pinakamatagal na empleyado sa kumpanya yung pinapasukan. Pagdating ng araw, makikita mo, yun din ang magiging katulad ka sa kanya. Pag umabot ka ng ganun katagal no, sa pagiging isang empleyado. Katulad ko, 35 years ako eh. And then, ito po, nag-start ako po sa SM, 18 lang ako. Naging sales clerk po ako, naging stock clerk. And naging counter checker ako. Counter checker po yung nag-check ng ginagawa ng kahera. Yung nagpapasok sa ano. Tapos naging cashier din po ako. And naging tagging assistant po ako. Ang tagging assistant po, yung trabaho ko, ako yung gumagawa ng, dalawa kaming gumagawa ng tag price, computerized tag price ng SM. Luzon, Visayas, and Mindanao, kasama pa ang SM Guam. Kami ang gumagawa ng mga tag price. And then, naging office clerk ako. And at naging warehouse clerk din po ako. Ito ang last kong uniform nung mag-ERP po ako. Okay po. Ito si Mentor Mark Pulmano, siya nag-invite sa akin dito. Nakita ko lang yung post niya sa FB. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Yun, piniluwanag niya sa akin. Sa lahat ng mga naka-join na dito, kung ano ang piniliwanag sa inyo, yun lang din ang piniliwanag sa akin. Okay. Doing is, doing the use power for system, kahit pa paano, ito yung ano po. You will become successful, not because of your skill, but because of the grace of God. Kahit pa paano po, tumi-checkin na rin po ako. Hindi man ganun kalalaki kasi nung nag-join po ako dito, nakafocus talaga ako sa ating products. Kasi gusto ko po talaga maging product user. Kasi nagustuhan ko ang produkto natin. Pero, yun kahit pa paano tumi-checkin. Maliliit lang ho, pero kahit pa paano tumi-checkin. And nagkaroon na rin po ako ng award sa HITS. Itong inyusip po, dati talagang hindi ko po ito alam na kasama itong ano sa pag-maintain ko lagi, buwan-buwan, nag-start kasi talaga ako, pagbibili lang talaga ako ng products. So, naging most improved leader, naging best director din sa HITS. Sa same years po, ayun, naging talagang hindi ako naalis sa consumer club kasi nga lagi po akong nag-maintain monthly. Iyon kasi ang nakaano talaga sa akin yung pagbibili talaga ng products. Then, yan, sa saviors naman, minsan nakasama din po ako sa mga top earner. And yan, consultant, 4 stars consultant, 5 stars consultant, hanggang naging 6 stars consultant. Yan. Then, naging Eagles Club Award din po ako. And then, yan, yung first car ko, yung car Chevrolet na rin po ako.
Kasi inipon ko kahit pa paano yung mga kinita ko dito. Nakabili ako, second hand lang yan, pero binili ko yan ng cash. Diba? And then sa sales rally ng ating company, noon nakasama rin po ako nung wala pang pandemic. Minsan nga, pag sinabi ni Mentor Mark meron akong award, hindi ko alam na dito pala pagka may mga awards, lagi mga naka long gown. Nung una, hindi ko alam. Kaya mapupunta ako, naka black pants and blouse. Pero pagdating doon, awardy pala ako, hindi ko alam. And then yan, nakakasama ako sa mga ano. And ito, maraming gustong maging successful, pero kakaunti lang ang willing pag-aralan, trabahuin at paghirapan ang kanyang pangarap na inaasam. Okay po, ang aking topic po ngayon, punta na po tayo sa topic ko. Yung 6 basic skills in service for our core system. Sana po, baka sakali pong makatulong po sa inyong pagdesisyon. Tama ang aking isi-share po sa inyo ngayon. Lalo ang mga kasama natin ngayon dito sa Zoom na hindi pa nakapag-join. Baka sakali makatulong po sa inyo. Okay po. Ito po ang topic ko. 6 basic skills in sales power core system. Okay. Unang-una po, regular attendance and training. Pag alam na po natin na may naka-schedule ang ating grupo ng trainings, mentorings, and gatherings, drop everything. Dapat willing tayong matuto, marunong makinig at sumunod sa lahat ng ating mga mapakinggan sa mga trainings na ating inaatinan. Then, tulad ng company, mga trainings ng company natin, katulad ng convention trainings and all lives every day. At maaari po, lagi po tayong umatin kung saan po kaya rin lang natin. Kung kaya na rin lang po natin umatin sa nasabing mga trainings, then do whatever it takes. Dapat tayo, obligahin natin ang ating mga sarili na maka-attend sa mga trainings upang matutunan at maaral natin ng mabuti ang pasikot-sikot sa ating ginagawang negosyo. May yourself always available anytime to acquire all knowledge in our business. Epa. Number two. Use product. Invest sa ating kalusugan, gumamit po tayo ng mga produkto. Di po ba health is wealth? Una po, maging regular use of our products with passion. Or gamit po tayo ng produkto natin para po mag-manifest po sa ating sarili. Ito po talaga, ang unang-una po talaga nung nag-join ako dito, yung talagang kagustuhan ko doon sa products natin kasi talagang nakita kong maganda siya. Then, be a product user of your own product or be a model of your own products. Para pag nagtanong kung ano ang gamit mo, it's the time for you or for us to share our products and sell our products as well. Okay. Number three, push products. Share and sell the products. Be an endorser of your own products. All our products is listed under PPD, Philippine Pharmaceutical Directory. Ito po ang book guide ng ating mga doktor sa buong Pilipinas. Okay pa. Then promote your products on your online shop. Sell your products online. Ang unang kikitain mo sa pagbebenta mo can survive you. Totoo po yun. Kasi kahit paano, pag nakapagbenta ka, yung kita mo, magagamit mo pag kinatapos ka na. Dito ba? And unang produkto, the product itself. And second, the produkto, the system on how you will earn.
promote the good news, share, share, and share. Sharing and selling the products. Yun po ang good news sa atin. I-share lang po natin ang products natin. Yun ang isang good news sa atin. Yung ating sistema, kung paano tayo kikita dito. Okay po. Number four. Ano ba yung number four dati dito? In monthly inusing monthly maintenance or repeat sales, users matter of changing brands as an assurance for you to be consistent of using and selling your products. Part po ito para makuha natin ang buo ang pagiging owner distributor natin or sales power for system number. Okay po. At the same time, makikita sa sarili natin ang magandang epekto ng produkto natin. You have to look at the positive view for being a long-term and to be able to create more customers always sa negosyo natin. Okay pa. Then, it is the one... Makikita. And awards given to all of us by the company. 62.5 is equivalent to 2,500 a month with 30% to 50% discount and 5% to 29% rebates. Ito po yung pag nag-maintain tayo, may discount ka na, kumita ka pa. Halimbawa, kung may discount ka ng 30%, 50% pag bumili ka, then may rebates ka pa na 5%, tapos hanggang 29% rebates. Yung ito yung ina-explain sa atin sa NUC, na kung halimbawa ikaw or ako, meron akong 50 katao sa left side ko, may 50 katao ako sa right side ko, di ba? Bumili lang po silang lahat ng halimbawa tigo 1,000 na lang at ako rin. So ang 50 plus 50 may 100 ka katao. Tapos bumili lang po sila ng tigo 1,000 bawat isa. So yung 100 times 1,000 mayroon po tayong sales, group sales doon na 100,000. So yung 100,000 times 29% mayroon ka yung malinis na 29,000 na kita doon sa rebate. So, ba? Bumili ka lang ng 2,500 monthly. May discount ka na. Mayroon ka pang rebates na 5% at saka hanggang 29% rebates. Diba? Malaki kita natin dito. So, iyan yung ating inusin. Then, kung bago ka pa lang, isa pa lang ang... Isa pa lang ang bago pa lang at isa pa lang account mo, okay lang po yan. Bilang bago, pero pwede mo na rin pong gawin ang pag-maintain sa account mo kung ikaw po ay gustong maging product user. Then, target number 5 awards. Target all awards from the company. Goal all awards and target the company international top earner. Small awards counts. Hit all awards group. Group awards and company awards. May kasabihan nga po tayo na kapag ang puno ay matibay ang mga ugat at malusog ang buong puno, hindi po ito basta-basta na mabuwal. Kaya kung ikaw ay nahihit mo ang lahat ng mga awards ng kumpanya, matibay ka. Hindi ka basta-basta mabubuwal kahit ano pa ang mangyaring mga pagsubok na dumaan sa negosyo mo. Then number 6, invite. Keep on inviting people. Keep on sharing business to build your group. If you want to have big group in this business, keep on inviting and sharing the business.
do not stop on inviting people if you want to earn and build stable growth. Be a blessing to everyone. Share the blessings to all. Walang pipiliin, maging professional man sila o hindi. Dapat ma-invite natin lahat sila para masharean din sila natin ng tamang opportunity. Epa, then, pag nagawa natin ito by heart at magtuturo tayo by heart, kikita tayo. A matter of guidance, magkakaroon tayo ng opportunity and authority to teach people. At magiging daloyan tayo ng mga pagpapala at biyaya ni Lord para sa ating kapwa. Then, followed all our results. Then, tayo po mismo ang mag-invite. Huwag po tayong umasa ng spillover galing sa ating mga mentors. Kung gusto po natin na maging healthy ang organization na ibinabalak natin itayo at buuin for our goal and success. Okay po. Gusto po yung ano. Then, in everything you do, put God first and He will direct your path and run your effort with success. Okay, sa mga na-share ng business ngayong bata pa kayo, ito yung ano, the best person who can help your future self is your younger you. Habang bata pa, mag-save at mag-invest pa tayo para sa pagtanda, hindi kailangang umasa sa mga anak, lalo na kung sila ay may sariling pamilya na. Habang bata ka pa, ngayon nakita mo ang negosyo, huwag ka nang mag-atubiling mag-join or gawin ang negosyo ito. Kasi malaking tulong po ito sa atin. Pagtanda natin, kahit pa paano, magkakaroon na po tayo ng ipon katulad kung matanda na. And then, pag tumanda tayo, may ipon at negosyo. Dahil pagtanda natin ay may dalawang senaryo. Ang unang senaryo, pag-aagawan ka dahil may pera ka. Or, pangalawa, pagpapasapasahan ka nila ng mga anak mo dahil pabigat ka sa pamilya nila. Ano ang gusto mo sa dalawang senaryo? Di po ba? Okay. Wala nga mga ano po. Bakit kailangan mo magnegosyo ngayon? Ito po ang advantage at saka disadvantage. Kung 20 ka ngayon na nakakita at nakapakinig sa negosyo natin ito, huwag ka nang magdalawang isip. Ito po ang advantage. 20 years old ka, nagnegosyo ka. Dagdag ka ng 5 years na gagawin mo ang negosyo. After 20 years old ka plus 5 years, 25 ka. Kung sakaling nag-fail ka, pwede ka pang magdagdag another 5 years, bata ka pa rin, 30 years old ka lang. Pero pag naging successful ka sa 25 years old ka, mai-enjoy mo lahat ng naging success mo kasi bata ka pa. Halimbawa, kung gusto mong mag-travel kahit saan mo gustong mag-travel at magpunta, makakapunta ka kasi malakas ka pa at bata ka pa. Makakakain ka sa lahat ng mga masasarap na kainan dahil bata ka pa, wala pang mga bawal sa'yo. Hindi ka mahihirapan at lahat ng gusto mong gawin pag nag-successful ka, magagawa mo. Ang disadvantage po dito, katulad ngayon, karamihan kasi magne-negosyo ako pag ako'y nag-retire na, 60 years old. Tulad ko, 60 years old, dagdag mo na 5 years na gagawin mo ang negosyo. Di, magiging 65 ka na. Pag nag-fail ka, 65 ka na, pwede ka pa bang magdagdag ng 5 taon? 70 years old ka na, hindi mo nakakayanin. Pero pag nag-successful ka naman, ito naman ang tanong. 65 years old, nag-successful ka naman. Ang success na iyong tatamasain, may enjoy mo pa kaya?
Diba? Pag kayo nagbiyahe, papunta kung saan-saan mong gustong lugar na pumunta, hindi ka na makakapagbiyahe na ikaw lang mag-isa. Kasi kailangan mo na ng taga-alalay sa'yo kasi matanda ka na. Pag gusto mo namang kumain sa masasarap na kainan, paano ka makakakain kung ang dami-dami mo ng marami ng bawal sa iyong kainin? Diba hindi mo na rin may enjoy ang success mo? So ito ang advantage pag bata ka pa na magne-negosyo ka. Okay pa. Then ito pa. Bakit kailangan mong magnegosyo ngayon? Kasi kung ngayon mo ka magne-negosyo, ngayon mo aaralin ang negosyo, ngayon ka rin matututo, ngayon ka rin kikita. Pero kung later mo o later ka na magne-negosyo, halimbawa 60 years old ka na, later mo na aaralin ang negosyo, later ka na rin matututo, and later ka na rin kikita. So iyan ang magandang magnegosyo pag bata ka pa. Okay? Huwag kang matakot na simulan ang business mo. Ang katakutan mo ay ang magtrabaho ka ng 30 to 40 years para sa ibang tao katulad ko. 35 years ako magtrabaho. Then, pag di mo sisimulan ang business mo ngayon, mag-a-apply ka sa iba para maging successful ang business ng iba. Di po ba? Kasi para masukan ka, ikaw ang magpapayaman sa kanila kasi ikaw ang gagawa ng trabaho na para sa kanila, para sa negosyo nila. Okay, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Diba? Tapos na po ako. Sana may natutunan po kayo sa akin mga na-share po sa inyo ngayon sa Pain Gold na aking mahal na isang mahal na grupo. Hari nawa po para sa ating lahat na nakapakinig ngayon kung sa araw na po nating activity ginagawa sa negosyo natin ito, matuto lang po tayong makinig at sumunod. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ang iwasan po natin ay ang mag-quit sa ginagawa po natin ito. Makikita po natin pagdating ng dulo ang tagumpay ating mga kamtan. To God all be the glory. Thank you. If God is all you have, you have all you need. Thank you and God bless po. Maaari ito ng cable sa Mexico at kumukonek sa North America at South America. Tapos 10 miles south. Pagkakaroon ng connection sa Australia. Thank you po. Mag-online ang systems na yun. So yan, grabe. So thank you, Tita Dolores. Grabe, napakalupit. Kahit ganong pag-share lang, pero ano siya, malaman. And then, literal talaga is totoo talaga. Kasi, biruin mo sa mga senior ni Tita Dolores, partida yan, di ba? So, ngayon, retired na siya. So, siyempre, ginagawa niya tong business para din sa family niya. Di ba? So, kaya ikaw na nandyan, so, kailangan lang natin lumaban. Diba? So, syempre, lahat naman tayo dito ginagawa yung business para sa family natin. Diba? Kaya, wag na tayong magpitiks-petiks. So, makipaglaban tayo sa ating pangarap kasi doon talaga tayo papunta. Kaya, lahat ng pinagdadaanan mo, so, ibinigay talaga ni Lord yan. Diba? Si Lord talaga yung may bigay niyan. Kung nahihirapan ka, walang sumasali. So, normal. Kasi, tinitingnan ng Lord kung hanggang kailan ka tatagal sa ganyang ano. Pero pag once nalagpasan mo, so grabe, baka sabihin mo, totoo talaga. Kasi, kahit naman ako sa mga ganyang part na pagdaanan ko rin, kaso hindi lang talaga ako tumigil. So, tinuloy-tuloy-tuloy ko lang talaga. Kasi, unang-una, ang sikreto lang naman sa pagbi-business natin, so kailangan mo lang talagang trabahuin. Walang iba. Tama kasi, biruin mo, pag sa trabaho, pag pumasok ka, may sahod ka. Diba? Dito sa business naman, pag trinabaho mo, automatic may income ka rin. Diba? Hindi naman si Lord bababa, natatapiking ka pa, oy, trumabaho ka, walang ganun. Diba? So kailangan sarili natin yung pag once na kinabukasan, umaga,
isipin mo na lagi, ah, save your power for system ako. Diba? Pag once na pagigising mo kinabukasan, pag wala kang ginagawa or hawak mo yung cellphone mo, it's either na iba yung papanoorin mo or maglalaro ka kung ano-ano. So, mag-save yours tayo. Diba? Kasi normal talaga sa atin yan. Kasi minsan, makakapag browse-browse ka ng mga YouTube, di ba? So, panay-browse lang tayo, di ba? Panay-share tayo, kaso hindi naman tayo umi-income. Tama? So, ang maganda, so, gawin natin to para at least pag once na kumita ka ng malaki, so, makakatulong ka sa family mo. And then sa buong team natin, di ba? So, makikilala ka. So, ipakilala natin yung pangalan natin, itayo natin yan. Di ba? Kung ano yung pangalan mo. So, pakilala mo yan sa guru natin. Diba? Andyan lang naman kami. Hindi kami aalis or hindi kami ano sa'yo. Basta mas mag-PM ka lang kung kakausapin. Kasi yan, ganun lang naman tayo eh. So, supportahan tayo. It's unlike sa labas na hatakin ka bababa. Diba? Kasi sa labas, pag mag-business ka ng traditional, hindi ka pa nagbubukas, sabihan ka na, pautang. Diba? So, ganun yung ano, eh, dito sa atin, so, mas maganda na sinasabi nga, you should be learned before you earn. Diba? So, ano yun, kailangan muna na makinig. And then, syempre, paano kakikita? So, kailangan mo talaga pag-aaralan, step by step. Diba? Kasi lahat naman tayo nagsimula sa walang alam. Diba? Kaso nga lang, pag once na pinaulit-ulit mo yung business natin, so malalaman mo talaga kung paano siya, kung paano ginagawa, kung paano pinipresent. So, andito na, ito na yung mga tulong na ginagawa namin na ma-equip kayong lahat. Kasi itong training natin, so syempre paulit-ulit talaga eh. Kasi sa labas, makikita mo naman yung mga company, diba? Pag nagko-commercial ng products, paulit-ulit lang. Diba? Hindi sila nagsasawa na mag-commercial ng products. Kaya tayo din. So, inuulit-ulit din natin. Kasi unang-una, pag na-master mo yan, so, biruin mo, sinasabi ni Coach Chester, diba? So, yung tao na yung lalapit sa'yo. Alam mo, yun yung 15 accounts yung lalapit. Diba? Tapos nag-ano ka lang, nakikipag-chat ka lang or i-explain mo pa lang, mag-pay na sa'yo yung invite mo. Diba? Kasi, siyempre, mangyayari yan. Kasi lahat naman tayo papunta dun. Diba? So, siyempre, ngayon, na naranasan natin na ano yung pinagdadaanan mo. Kasi hindi naman yun successful, hindi naman kaagad nalilipad ka kaagad. Eh. Siyempre, may mga hangin na ano yan bago ka lumipad pataas. So, may mga harang yan. So, number one, family. Diba? So, number one, family yung ano sa'yo. So, kaya kailangan na ituloy-tuloy mo lang yan kasi darating sa time yung mga nagne-negative sa'yo magiging baliktad. Sila na yung magiging taganga mo. Diba? So kung sinasabi nila dati walang mangyayari, so wag kang pumayag na walang mangyayari. So kailangan na patunayan natin na meron. Diba? And then welcome ko rin sa lahat ng bago na nandito. And then congratulations din bala kay Ma'am Mary Jane. Diba? Kasi soon business partner na natin siya. Diba? So, syempre, and then, congratulations din kay Ma'am Jessica Simon, and then, meron pa tayo mga bago, so, kaso nawala si